police at your service. Magandang gabi po mga giliw po nating tagapakinig. Ngayon naman po ay araw naman po ng Sabado, April 9, 2022 at sa ngalan po ng pamunuan ng Philippine National Police at sa aming sipag na chief ng PNP, wala po iba kundi si Police General Gerardo B. Carlos at sa hepe ng Public Information Office, sa katawan naman po ni Police Brigadier General Roderick Augustus Alba. Ako po ang inyong lingkod, ang makasama ngayong gabi, si Police Lieutenant Colonel John Sinda. Kuya John po lamang, at ito ang programang Mula sa Kapulisan para sa mamamayan. Ito ang Police at Your Service. At mamaya po mga kaibigan ay napakapalad po natin dahil amin po ipapakilala sa inyo ang aming panauhin. Mga panauhin po namin ngayong gabi mula po sa aming PNP Health Service upang ibalita po sa inyo yung ating pong situation po natin ngayon dito nga po sa ating COVID-19 situation. At hindi po lang yan, at kung ano na pong ating maibibigay na mga katanungan, lalong-lalo na ito po may kaugnay sa ating kalusugan, lalo po ngayon tag-init. Ano po, mamaya po ay ate silang makakausap at sa ating po mga tagapakinig ay maaari po kayong tumawag dito po sa ating pilang DWIC ang aking ibibigay maya-maya. At mamaya rin po ay ating mga kasama sa kabilang linya, ang ating mga kasama. Okay, mula po sa Public Information Office, natatawag sa atin at upang magbigay maghatid ng balita. Mamaya nandiyan si Kuya Eric Fernandez, ganun din si Nazian Corporal Hajuna at saka si Patrolman Dian Salazar na maghatid sa atin ng mga balita. Oy, happy birthday nga pala kay Dr. Edgar and kaya D. Edgard and D. Edward Cabamon. Okay. And Mr. Jerry Flores, April 9, advance happy birthday kay Pat 9, J. Mike Dagala. Tama siya, no? April 10, bukas naman. Happy birthday po sa inyo, maligayang kaarawan. At ngayon nga pala po ay araw ng kagitingan, April 9. Yan, ginugunita po natin mga kaibigan ang araw ng bataan. Alam niyo po, ang aking father ay retired Philippine Army din po. Siya po ay nakasama noong death march, no? Kinukwento sa atin, meron nga sinulat pa ngayon sa atin ang mga biography nila. Talagang naglakad sila mula Bataan hanggang sa Tarlac at hanggang dinara sila sa Fort Magsaysay sa Manila. Nako, ang mga kwento isinulat niya po niya ng aking ama. Talaga pong kasama po siya sa death march. Yan, pero po nandun na po siya sa libingan ng mga bayani, nandun na po siya sa itaas, pero may iniwan siya mga kwento na kanyang mga naging experience. Talagang horrible yung iba, but anyway, kasama yan sa kasaysayan natin at sa lahat po ng ating mga veterano na nakipagdigma noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ayan na po, ha? Kahit po ating ginaginita sa araw na ito, April 9, araw ng kagitingan. Okay, magsama-sama po tayo mga kaibigan isang oras na talakayan at serbisyo publiko mula alas 8 hanggang alas 7 ng gabi dito pa rin sa Himpilang May Todong Lakas, DWIC. At para naman po sa komento o serbisyo na maaari namin maibigay, tumawag lamang po sa aming hotline sa 8470-1750-55 o sa 7746-1090 o tumawag at mag-text sa 0908-136-6060 at maaari ninyo kami sa mga subaybayan via live streaming ng DWIC. So lahat po ng mga nagsusubaybay sa atin at nakikinig, ayan, pwede po kayong sa inyo mga respected Facebook account, ano, i-type nyo lamang po ang DWIC at lalabas na po yan. Mapapanood nyo po kami live. Alright. At
Dati na pang DWIC 882. Yan, lalabas na po yan sa ating live streaming, Luzon, Visayas, Mindanao. At patuloy pa rin po nating ipinababatid sa ating mga kababayan ang ating mga hotline numbers. Atid pa rin namin sa inyo ang mga reklamo na ipinapaabot sa ating mga kababayan sa Philippine National Police sa pamamagitan ng isumbong. Mag-text lamang sa hotline number 0919-160-1757 at sa 0917-847-5757. I-report mo kay Chief o di kaya mag-text sa text 2920 o i-dial ang DILG Patrol 117. At sa ating bagong emergency hotline na konektado sa buong Pilipinas, maaari kayong tumawag sa 911 at sa ating complaint hotline para sa mga sumbong o reklamo sa lahat ng ahensya ng gobyerno na direktang makakarating sa opisina ng presidente, maaari kayong tumawag sa 48 po ito, 888. Ayan. Ay po ba may nakitang krimen o kaya impormasyon sa droga o corruption o kailangan mo anumang tulong? Narito po ang pinakabago natin, ang text hotline sa pamangasiwa po ng Police Community Affairs and Development Group o i-text mo kay Chief. Okay, para nga po pala dun sa ating mga kababayan na humingi po ng tulong kung kayo po may mga reklamo, maaari po kayong dumulog sa Police Community Affairs and Development Group dyan po sa Campo Crame at entertain po kayo ng ating mga masisipag po mga personal mula sa atin sa PKJ. At lalong-lalo na kung ang inyo i-complain ay ang mga abusadong pulis. Ayan. Lagi pong sinasabi ng ating ang Philippine National Police at ang ating Directorate for Police Community Relations. Ano po? Na, ayan, at wag po natin konsentihin mga kakaibigan ang mga pulis na umaabuso po sa kanilang tungkulin. Ireklamo nyo po sila, magpunta po kayo sa pinakamalapit na police station. Aasikasuhin po kayo, magpunta po kayo sa Hepe Consino at lalong-lalo pa may mga pulis po na nakakasira po sa imahe ng Philippine National Police na po. Ayan, sigurado pong aaksyonan yan dahil ayaw po ng pamunuan ng Philippine National Police na merong sinasabi nating mga makakasira sa imahe o pangalan ng Philippine National Police. Dumulog po kayo sa PKJ at sigurado po matutulungan kayo ng ating Police Community Affairs and Development Group. Okay, at ang ating naman pong PMP Drug Enforcement Group, ito po ay maaaring tawagan sa ating mga kababayan 24 oras sa hotline number 0917-8950544 or 0998-999-2286 at ganun na rin po sa mga halimbawa, meron po kayong mga sa inyong mga tabi-tabi na balita mayroong mga anti-illegal drug operation dyan, ayan, magpunta po kayo sa PMP Drug Enforcement Group at sila na po ang bahala dyan na upang sa ganoon ay masolve po ang inyong mga, sabi natin, na malaking tulong na ibigay nyo sa Philippine National Police. Congratulations nga pala, no? Congratulations po kay Police Lieutenant General Rodolfo Azurin Jr. Siya po ang Area Police Commander ng Southern Luzon, sir. Congratulations sa inyong well-deserved promotion from Police Major General. Ano po may o yung pong Police Major General sa ating pong nanonood ngayon, sa ating mga followers, 2-star po yan. At siya po ay na-promote na po si General Serena ng 3-star na po. Ang tawag po namin dyan ay Police Lieutenant General. At kasalukuyan, siya po ang Area Police Commander sa Southern Luzon na nakabase po dyan sa Lucena City. So sa lahat ng ating mga pulisan na nandyan sa Lucena City, hello, good evening sa inyo lahat. Binabati namin, especially yung Lucena City Police Station, very friendship tayo niyan sa ating mga Facebook account at lagi naman nating pinopost, no, yung inyong mga activity, yung accomplishment dyan sa Lucena City Police Station. Ganon din sa Santa Rosa City Police Station. Hi sa ating mga friendship dyan, mga taga Santa Rosa City Police Station at Tagaytay City Police Station. Ako, ang dami nating mga kabatakan dyan. At pag may problema po kayo, kaibigan, sabi ko sa inyo, kahit sino po, lapitan po, pumunta po kayo sa pinakamalapit na police station. Huwag po kayong matakot na isumbong, lalong-lalo na po ito yung mga masasamang loob, no? Yung po mga kababayan natin na sabi natin na sinisira po ang katahimikan ng ating kapaligiran. Okay, at congratulations na rin po sa
binigyan ng parangal nung nakaraang Lunes na ginanapo sa Campo Crame during the Monday flag raising ceremony. Ito po mula po sa PMP Drug Enforcement Group. Congratulations, Police Lieutenant Colonel Glenn Gonzalez, Police Lieutenant Colonel Arnulfo Ibañez, Police Major Michael Angelo Salmingo, Police Captain Hazel Mabilin, Police Lieutenant Jonathan Jornadal, Police Corporal Jofredo Junio, Patrolman Edmir Paliota at si Patrolman Marvin Venegas. Congratulations, sila po ay binigyan po ng parangal, ginawaran po ng ating hepe ng pambansang pulisya ng Pilipinas, si Chief Police General Junardo po, Junardo B. Carlos, yung pong kanilang grupo, yung kanila pong team sa pagkakasakote o kaya po sa pagkaka-neutralize ng isang drug suspect identified po as Age of 4 Smart Elundo, 36 years old, isa pong Nigerian national. Ayun pala, yung kanyang alias ay Mr. Smart pala, sinasabi. Kung saan ay 1,900.9 ang grabo ng methamphetamine hydrochloride o kilala sa tawag na Shabu with may price pong 13,600,000 pesos. Sila po inibigyan ng medalya ng kagalingan. So, congratulations yan. Congratulations. Ating pong manmanan po yung ating mga hindi mga kilala mga tao. Huwag po tayo magtiwala. Ika nga. Baka yan po ay sabihin natin ay akniting tayo sa hindi maganda. Okay, congratulations. Siyempre, itong nakaraang April 7, 4, 5, 6, 7, Webes, ay yung pong ating mga kasamahan, ating mga kapatid na mga sa kapulisan na nag-schooling, temporary po ay winidraw muna po namin ng PNP upang sa ganoon ay makatulong po additional force ngayon pong darating na halalan. At pagkatapos po ng halalan, ay babalik po sa kanilang mga kanyang training center upang ipagpatuloy yung kanilang mga respective courses na kanilang kinukuna. Yan po ay mag-augment po sa kung saan sa ang mga sangay ng Philippine National Police all over the country, Luzon, Visayas at Mindanao, kung saan sila nakatalaga o kaya nag-schooling ay doon po sila masayang. Depende po yan sa ating national headquarters kung saan po sila maitatalaga o kung tawagin po yan ng RSF po. Okay, at sa ating mga kababayan nga pala, okay ha, mag-ingat po tayo, di pa po tapos ang ating mga problema, lalo-lalo na po sa pandemic. Mamaya nga po ay ibabalita sa atin yan ng ating mga taga PMP Health Service upang sa ganoon ay tayo po ay maging maingat sa lahat ng ating mga galaw. Mahirap na po. Okay mga kaibigan, at nasa linya na po ng ating telepono, bibigyan po natin ng puwang. Nasa linya na po si Patrol Woman Salazar at ibabalita po niya sa atin ni Dian Salazar. Okay, sana po ating balita ni Dian. Ang private armed group sa Tawi-Tawi sumuko sa mga otoridad. Okay, Dian, go ahead. Yes, magandang ito po sa ating lahat, Sir Dan, at sa mga tagapagsubaybay ng ating programa. Ito po ang ating nagbabagang balita sa gabi ito. Tawi-Tawi PNPID ay listed pag sumuko sa otoridad. Matagumpay na napasuko ng pinagsarnid na puwersa ng Bongao Municipal Police Station, Regional Intelligence Unit 9, Tawi-Tawi PIT Unit 9, Maritime Police Station, at Regional Mobile Police Battalion, Busulta, ang limang potential private farm group o PAG sa listahan ng Directorate for Intelligence sa Barangay Pag-asa, Bongao, Tawi-Tawi nitong 5 ng Abril. Ayon sa ulat ng Bongao Municipal Police Station, ng Alvarez Group na kinikilala rin bilang 7 Dwarf Group ay dating pinamumunuan ni Al Rashid Alvarez alias Al na nakamakailan na ay pumanaw kasama pa ang dalawang miyembro ng nasabing grupo sa isang enkwentro sa otoridad nitong December 2015. Kasabay din ito ang napasuko din ang naotoridad na si alias Gatir Gabir at tatlo pang miyembro ng Alvarez Group. Kasama na dito ang isang babae na kamakailan na ay tinanggal na rin sa PNP BI o
sa listahan ng PAG. Isinuko naman ng mga surrendery ng PAG ang isang kalibre 45, isang magazine, isang live ammunition sa Bongao Municipal Police Station. Tinuri naman ni Police Brigadier General Arthur R. Cabalona, Director ng Police Regional Office ng Bangsamoro Autonomous Region, ang matagumpay na operasyon ng kapulisan sa nasabing rehiyon. Hiniyak din ito na patuloy na paiigtingin ng kampanya laban sa terorismo at kriminalidad upang matiyak ang isang maayos, mapayapa at patas na national local elections ngayong 2022. Muli, ito ang inyong PNP correspondent, Patrolman Dayan Cruz Salazar, para sa balitang may todo lakas. Okay, thank you very much, Patrolman Dian Salazar, nagulat sa atin. At atin namang pakinggan ngayon si Police Corporal Nickel Hajula, 1,160 strong PMP RSSF contingent sa ilalim sa apat na linggong pagsasanay para sa nalalapit na eleksyon sa Mayo. Okay, go ahead, Corporal Hajula. Maraming salamat, Sir John. 1,160 strong PNP RSSF contingent sumailalim sa apat na linggong pagsasanay para sa nalalapit na eleksyon sa Mayo. Kasunod ng pag-recall sa 16,820 uniformed personnel ng Philippine National Police na sumailalim sa career courses at field training program na i-deploy para sa mga tungkulin sa halalan, mayroong 1,160 miyembro ng PNP NHQ Reactionary Standby Support Force o RSSF ang nagsimula na rin ng apat na linggong pagsasanay bilang isa sa paghahanda ng PNP sa seguridad para sa darating na Mayo 2022 national and local elections. Ang pagbubukas ng seremonya ng NLE 2022 Training for RSSF Members ay ginanap noong Biyernes sa PNP Transformation Oval, Camp Crami, Quezon City, na pinangunahan ni PNP Deputy Chief of Operations, Commander Security Task Force, NLE 2022, Police Lieutenant General Ferdinand O. Divina. Ayon kay Police Lieutenant General Divina, ang PNP bilang isa sa mga deputized law enforcement agencies ng Commission on Elections o COMELEC, marapat lamang na ating gampanan ang isang mahalagang papel sa NLE 2022. Kaya ang nasabing pagsasanay ay kinakailangan upang suriin o ma-i-update ang kaalaman ng ating kapulisan sa mga umiiral na regulasyon, batas at mekanismo upang mapangalagaan ang proseso ng halalan na may layuning tiyakin ang isang mapayapang halalan na walang halong pandaraya pati na rin ang pagpapanumbalik ng tiwala at kredibilidad sa proseso ng elektoral. Paalala ni Police Lieutenant General Divina, sa lahat ng kapulisan, isagawa ang tungkulin sa halalan at alalahanin ang pangunahing obligasyon ng bawat pulis na napanatilihin ang apolitikal at laging magbigay ng profesional, mabilis, mahusay at magalang na pagtugon sa isang lehitimong kahilingan ng mamamayan para sa serbisyong legalidad. Hinihikayat din ni Police Lieutenant General Divina na seryosohin ang pagsasanay na ito dahil tiyak na ito ay gaganap ng malaking papel sa ating sinumpaang tungkulin sa pagpapatuloy ng isang mapayapa, tapat at patas na pambansa at lokal na halalan. Muli ito ang inyong PNP correspondent. Ako si Police Corporal ni Kael Carmi Hajula, nag-uulat para sa yung pilang may todong lakas, DWIZ. Maraming salamat sa iyo, Police Corporal Hajula, na nag-ulat dyan mula sa Campo Crami at sa lahat nga pala ng ating mga kasamahan dyan sa Public Information Office ng Philippine National Police, ganun din sa Police Community Affairs and Development Group as a Directorate for Police Community Relations. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magpapatuloy po mga kaibigan ang ating programang Police at Your Service. Makaraan lamang ilang paalala. Police at Your Service. Kaibigan, nagbabalik po ang ating programang Police at Your Service at ang ating oras po ay 24 na segundo makaraan ang 8 ng gabi. At kayo po'y patuloy nakikinig dito sa ating programang Police at Your Service dito lamang sa DWIC 882, may tonong lakas. Okay mga kaibigan, narito na po ang ating mga panauhin po ngayong gabi para marami tayong malalaman, lalong-lalo na po sa ating mga kalusugan. Importante po sa mga panahon na ito. Mga kaibigan, magandang gabi po. So unahin natin ang Chief ng Public Information Office ng PMP Health Service po, si Police Lieutenant Colonel Ferdinand Lira. Sir, magandang gabi po. Yes, Sir John. Thank you very much po. Magandang gabi po sa inyo. Unang-una po sa lahat ay binabati ko po ang aming director, ang director ng PNP Health Service, si Police Brigadier General Antonino R. Sirojales. Sir, magandang gabi po sa lahat po na bumubuo ng Police at Your Service.
sa inyong mga followers po, sa ating mga nanonood at mga nakikinig sa buong bansa, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan. Sir thank you, sir. Sir, you are a physician by profession. Yes, sir. Ayan. Ako, kita niyo mga kaibigan na may doktor tayo ngayon. Kaya yung mga hiyanda ninyo, yung mga anak na nanonood sa atin, basta yung ating inyong mga tanong ay related doon sa pinag-usapan namin, ay maaari po kayong sagutin ang ating mga panauhin mula sa health service upang sa ganun po kahit pa paano, nandiyan siya sa inyong mga sariling tahanan ay mabigyan kayo ng payo siyempre upang maibsan yung mga naramdaman po natin, ano? Ma'am, adyo pang isang napakaganda pong mula sa Health Service Superior Lieutenant Colonel Clarissa Modes, siya naman po ang Assistant Chief ng Public Information Office o PIO Assistant Chief pero din po ng Health Service. Magandang gabi po sa inyo din, ma'am. Magandang gabi po sa inyo, Sir John, at sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood ng Police at Your Service. Mm-hmm. At kayo naman po, nasa health service, ano pong ating profession? Physician din po, sir. Chief Emergency Room po ako ng PNP Health Service po, General Hospital. Ayun, kita niyo mga kaibigan. So, tamang-tama po. So, unahin po natin na ano na kaya, kumusta na po kaya ang kalagayan ng Philippine National Police when it comes doon sa mga status po ng ating COVID cases? Sir, sino ang ating mga kasagot po nito? Sir, sa update ako na. Okay, Colonel Clarissa Modes. Okay, go ahead, ma'am. Mm-hmm. Sa ngayon po, meron po tayong isang aktibong kaso ng COVID case po natin ngayon ay nasa NCRPO. 48,861 po ang nagka-COVID sa loob ng 2 taon mahigit. Mm-hmm. At meron na po tayong 48,731 na naka-recover. Ngayon po, meron po tayong isang kaso na kasalukuyan pong nasa PNP isolation ng NCRPO, sir. Bukod po doon, wala na po tayong mga bagong kasong na itala sa mga nakaraang araw. At yung kaso po natin ngayon, Sir John, ito po ay asymptomatic naman, kaya maganda po yung outcome ng ating COVID response. Mm-hmm. True, napakaganda. Nakita na rin yung mga kaibigan, talagang bumababa na po ang kaso po natin ng COVID-19. Sa anong dahilan sa inyo palagay, ma'am? Isa na kaya rito yung sabi natin, yung pagkatulong ba ito, yung pagbaksin sa atin? Tama ba yan? Yes, sir. Nagbigay naman po ng update si Secretary Vince Dison tungkol po doon sa pagbaba ng kaso ng buong Pilipinas. Unang-una, mm-hmm, syempre sir, ang ating maagang responde sa COVID response ng PNP at ng Department of Health. So, meron po tayong magandang bakuna na nasusunod, mm-hmm, na halos lahat po ng PNP. Pwede ko rin po bang sabihin kung ilan na po ang ating nabakunahan? Mm. So, meron po tayong okay, go ahead, Masay po. Meron po tayong 224 na active PNP personnel. Doon po sa 224 na yon, 99.58% na po ang fully vaccinated, mm-hmm, na PNP personnel. Doon naman po sa 99.58% natin, 95.76% na po ang naboosteran. Mm-hmm. So makikita po natin dito kung maaga po yung ating responde sa COVID pandemic, nagkaroon po tayo ng tsansa na mahabol, mm-hmm, yung mga nagiging problem. Kaya po dito sa ating Hanay, iisa na lang po ang aktibong kaso. Mm-hmm. So maganda po talaga ang COVID response ng PNP Health Service, mm-hmm, at ng buong PNP. Ayun, kumusta naman po yung mga dependents po ng ating mga PNP, yung kanilang respective wives, yung kanilang mga anak po nila. Yan po ba ay kasama sa programa ng health service na sila ay mabakunahan din? Yes, sir. Mm-hmm. Sir John, tama po kayo. Ang ating po mga dependents at ang mga household po ay kasama po sa nababakunahan. Katulad din po yung mga ibang mga regions, nagbibigay rin po tayo ng mga bakunang libre na bigay naman po din sa atin ng Department of Health, na tayo ay tumutulong para mas mapabilis ang pagbabakuna ng bawat Pilipino. Mm-hmm. So, including na po dito ang mga households at saka ang kanilang mga pamilya. Mm-hmm. Tayo po ba ang Philippine National Police Health Service ay nagsaservisyo din po sa ating mga kababayan na hindi naman konektado sila sa PNP, yung ating po mga civilian? Yes, sir. Katulad nga po nung sinabi po natin, sa mga regions po at saka po halimbawa po
nagkakaroon po tayo ng National Vaccination Day. Okay. Kasama po tayo dun sa National Vaccination Day, yung mga PNP Health Service po at saka yung mga MRF po natin. Mm-hmm. Kasama po yan sa deployment, napupunta po sila kung saang-saang vaccination site mm-hmm. na puro civilians, well, purely civilians po ang ano natin. Maski saan pumunta na sila, ma-accept. Yes, ano sir, po. Yes, sir. Oh, very so, good. So, kung halimbawa po, meron na po tayong mga vaccination site dito sa ating PNP. Bukod po doon, meron pa po tayo mga vaccination, sumasali po tayo sa National Vaccination Day na nagde-deploy po tayo ng ating mga personnel para po sa mga purely civilian na babakunahan po, sir. Mm-hmm. At sa atin po, dito sa atin sa Metro Manila, particularly po ang PNP Health Service dyan sa inyo sa Campo Crame, tuloy-tuloy po ba ang programa ninyo ng vaccination at saka doon sa pagbigay ng mga boosters, ano pong araw yes, at ano sir, po John. Ito para po sa kalaman ng ating mga tagapakinig, lalong-lalo po dyan sa area sa Quezon City, sa Campo Crame. Sa lahat po ng nangangailangan pa po ng bakuna, sa amin po sa PNP Health Service, lalong-lalo na po sa Camp Crame o yung mga malapit po sa Camp Crame, kami po ay open Monday, Wednesday and Friday, 8 o'clock hanggang 12 noon. Pwede po kayo magpunta sa amin para magpabakuna at saka magpabooster. Meron mm-hmm. po kaming iba-ibang klaseng bakuna, pwede po kayong mamili. Depende mm-hmm. po sa availability ng delivery po ng Department of Health. Okay. Pero meron po kami, meron po tayo, sir. Mm-hmm. So bukod po dyan sa COVID-19 na ating pong talagang binabantayan, meron po ba tayo mga iba pang servisyo na binibigay po sa ating kapulisan o pang sa ganun ay mga panatili? Of course, ang kalusugan at pagbibigay health servisyo sa ating mga kapulisan, ganun din sa kanilang mga dependents at sa ating mga civilian kababayan. Yun nga po, si Sir Lira po ang magbibigay po ng ibang update ng health service. Pero po, meron po tayo laging mga, may mga programa po ang health service at ibibigay po yun ni Sir. Okay, si Police Lieutenant Colonel Ferdinand Lira, mga kaibigan, siya po ang Hepe o Chief PIO naman po ng PNP Health Service. Okay, go ahead po, Sir. Yes, Sir John, sa health service po tayo, meron po tayong, of course, siyempre, hindi natin na malalaman kung kailan aalis itong ating virus, itong COVID-19. So, talagang nag-iingat po tayo sa ating hanay, patuloy pa rin ang pagpatupad ng minimum public health standards sa mga ating pong mga kapulisan. Nagbibigay po tayo ng standard health packages. Ito po ay sa pamamagitan ng tinatawag natin ng mga station health units. Mm-hmm. Po. Ang station health units po ay group po ito, parang medical team po ito na binubuo po ito sa mga maliliit na units ng ating ahensya na binubuo po ito ng mga nurses o kaya po yung mga nakapag-aral ng medically related courses, sir. Mm-hmm. So ito po ay, kasi hindi po kaya ng RMDU ito. Ang RMDU po ay ang ating satellite unit sa mga regions po. Ito meron po tayong 18 at meron din po tayong force health units po. Yung RMDU po ay binubuo po ito ng mga youth po, yung ating po mga doctors at saka nurses na nasa health service na nasa region po. So bukod po dito, sinusuportahan po sila ng mga tinatawag nating station health units. Yes, yun nga po, ito po ay binubuan ng mga nurses o kaya mga nakagraduate na mga medically related courses. Sila po ang team na nagmo-monitor po sa buong bansa ng ating mga kapulisan regarding po sa simptoma ng COVID-19, regarding po sa management mm-hmm. ng mga COVID-19, at sila po din ang nag-a-advise o nagbibigay ng standard health packages o nagbibigay sila ng health advisories via Viber group, media accounts, text blast. And then, sila din po ang tumutulong sa red teaming. Mm-hmm. Ang red teaming po ay ang mga grupo sa ahensya natin na nagpapatupad ng minimum public health standards. Sila po nagbabantay kung naipapatupad talaga ang minimum public health standards sa bawat hanay, sa bawat unit ng ating mga ng ating hanay. So, meron din po tayong maintenance of quarantine facilities. Yung iba pong quarantine facilities medyo binawasan po natin para medyo makatipid po tayo sa kasi po medyo mamahalin Sir John, ang pag-maintain ito. So, binawasan po natin yung iba pero hindi po natin tinanggal lahat. So, meron pong mga nakahanda para sa mga future na eventualities na kung halimbawang tumaas uli ang kaso, meron po bawat region po may nakahandang quarantine facilities, minimaintain po natin yan. So, meron po tayong tinatawag din na skills enhancement. So, lahat po ng mga, hindi lang po sa health service, lahat po ng mga nurses na nasa PRO, police
regional offices sa lahat po ng mga nakagraduate ng medical related courses, sinasama po natin yan para sa skills enhancement po. Mm-hmm. So sila po ang pag seminar po sila, sila naman po ang mag disseminate ng information for prevention ng kahit hindi po COVID-19 sa lahat po ng units nila. Mm-hmm. Dito po sa ating organisasyon. Mm-hmm. Okay. At meron ba sir tayong bukod sa yung sa binibigay natin ng mga bakuna for COVID, meron pa bang ibang mga tayong binibigay katulad po yung mga tuloy-tuloy po ba, libre po ba yan sa mga ma'am, anti-polio sa mga bata, yung iba pa sa mga, anong tawag yan, iba pa mga vaccination aside from COVID-19 vaccine, mayroon po ba kayong programa dyan? Yes, sir. Actually, sir, kakatapos lang po natin magbigay ng flu at saka pneumonia vaccine. So, alam naman po natin na dapat sa unang kalahating taon o first quarter po, dapat po magbakuna na po tayo bago po sumapit ang tag-ulan. So, ngayon po, tapos na po yung schedule namin. Nag-aantay na lang po kami kung magkakaroon pa po ng panibagong vaccination schedule. Pero po, nagbigay po tayo ng pneumonia at flu vaccine sa Camp Krami at iba pa pong kampo ng kapulisan, sir. Pero po bang age requirement, lalo po sa mga anak po ng ating mga kapulisan sa pagdating, sir, sa vaccination sa flu? Oo. Sa flu po at sa pneumonia po, ang nakalagay po doon ay above 5 years old, sir. Ah, pwede, above 5 years old. So, pag mga below 5 years old po, may pediatrician naman po tayo doon na lagi nakaantabay, so magbibigay lang po yan ng clearance kung nasa high risk po ang pasyente o yung bata at kailangan ng bakuna. Mm-hmm. Ito po, ma'am, ay pinoprogram ninyo hindi lamang dyan sa inyo sa national headquarters, makisa may mga regional health service po ba? Yes, may sir. Mga yes ganyan po. Din. Naka-coordinate po tayo sa mga Department of Health regional offices. So, yung mga bakuna po natin ay doon po galing. So, mm-hmm. Naka-align naman po tayo sa programa ng Department of Health sa pamimigay ng flu at pneumonia vaccine, sir. Okay, maganda. Ano pang ating ibang maidadagdag na balita, ma'am? Of course, para sa kapakanan ng ating mga kababayan, takapakinig, impormasyon, at lalong-lalo na when it comes to health services para sa ating mga kapulisan. Meron pa ba tayong mga idadagdag, sir? Siguro po, summer vacation tips na lang kasi. Summer, nandito na. Maraming nagbabakasyon na. Oo, yan nga, sir. Oo nga. Okay, very good. Pero kung tayo magbabakasyon, siyempre put in mind na nandito pa rin ang COVID-19. At hindi pa ito maaaris, hindi natin alam kung kailan ito aalis. Lalo ngayon mga Holy Week, talagang open na open na. Sige, first sir. First line of defense. Para may guide tayo ng mga tao. Ang first line of defense muli natin dito ay ang maintenance ng ang pagpapatupad ng ating minimum public health standards pa rin, tight fitting mask, maghuhugas ng kamay, siyempre social distancing pa rin hanggat maaari. So tama po. Yes po. So sa ating mga kababayan na gustong magbakasyon ng safe o ng ligtas, stay hydrated unang-una. Stay hydrated. Wag kasi medyo mainit ang panahon ngayon kaysa sa mga nakaraang taon. Napapansin po natin. Mm-hmm. Kahit nasa lilo, nakaupo ka lang, mapawisan ka na. Mm-hmm. Napakainit. So, stay hydrated po. Mahalaga po na sa kalusugan ang being hydrated. Mm-hmm. Ibig sabihin noon, nagdadala po tayo ng tubig bukod sa inom po tayo ng inom ng tubig. 8 to 12 glasses a day po ang iinumin natin. So, pag tayo aalis, magbabaon po tayo ng tubig. And then, magbaon po tayo ng pagkain sa mga pupuntahan natin. Hindi po tayo sigurado sa ating mga kakainan ng mga restoran, magbaon na lang po tayo ng pagkain. Mm-hmm. Yung pagkain na niluto sa bahay. Kasi po, hindi natin alam kung ano ang sakit na makukuha natin sa pagbibili ng pagkain sa labas. Lalo na ngayon sa summer. Unang-una po, ang pinaka-common ngayon. Ano pinaka-common, sir? Oo. Ano, sir, yung? Diarrhea. Okay. LBA, kung tawagin natin. So, tamunahin niya, ito pong most common disease ng summer natin. Ay, ang dami nga yung mga prutas pagkain na rin pag summer. Lalo ngayon, open-open, nagkalat na naman mga street food ngayon. No? Okay, go ahead, sir. So, magbabaon po tayo ng pagkain, magbabaon ng tubig, kasi yung tubig na binibili din natin sa labas, hindi natin alam ko. Kung bottled water po yan, di mas okay po. Pero kung pagkain po, may re-recommend ko na magbaon na lang po ng pagkain kaysa sa kumain sa labas. Pero na lang po kung sigurado tayo na yung restaurant na kakainin natin marinis po. So, maraligtas po ang ating bakasyon.
And then, tingnan po natin yung transportation safety kung tayo naman po ay may sariling sasakyan, well and good. Pero kung tayo ay magko-commute, tingnan natin po yung protocols. Kung meron pong protocol ang ating, yung ating mga sasakyang bus, sasakyang van. Siyempre po, may ano dyan, meron pong, may pinatutupad po ang ating public transportation office ng mga protocols diyan. So kailangan po safe din tayo mag sumunod pa rin tayo sa pinatutupad na protocol sa mga sa mga sasakyan. Then put in mind also yung ating mga anak, hindi porket maluwag ang ating protocol ngayon, maluwag ang ating quarantine level, pababayaan nating anak na minsan hindi kasi itong mga meron po tayong balita na nabasa din na yung pong pagkalat ng COVID-19 ay mostly sanhido ng mga bata po. Pero hindi pa natin masyadong napag-aaralan yon. Pero gayon pa man, yung mga bata po kailangan maging safe sa ating pag-travel. Lalagyan po din natin sila, bibigyan po din natin sila ng face mask. Hanggat maaari, paghuhugasin din natin ang kamay. Tapos po, kailangan po ligtas din ng mga bata. Titingnan po natin sa lahat ng mga protocol na pupunta, sa lahat ng mga pupuntahan natin, may mga kanya-kanyang protocol yan sa mga bata. So, mga kailangan po natin kailangan malaman natin yan, lalo na sa mga resorts, na may swimming pool, may mga kanya-kanyang protocol yan. Kailangan po, bago tayo pumunta doon sa pupuntahan natin ng pagbabakasyonan, marapat lang po na malaman natin kung ano yung mga protocol doon para sa mga bata. Para masay po yung ating mga anak. So, sa mga resorts naman po, may mga swimming safety protocols, aalamin din po natin yun para po tayo iligtas para maging magandang ating bakasyon. And of course, stay up to date sa mga vaccination. Kasi po, yun, bukod po sa minimum public health standard is kasama na po ang vaccination doon. Kailangan po updated ang ating vaccination. Yun po, Sir John. Oh, sir, nabanggit niyo po yun kanina. No? Dahil na ngayon, maraming nagbabakasyon. Okay, at meron din akong napanood na news na i-activate uli nila yung alalay, lakbay alalay, kung saan nandyan yung mga nasisira na sasakyan, yung mga emergency. Involved ba ang PNP Health Service doon na mag-response? Halimbawa, hindi lang sasakyan, makisa tao, nagkaroon ng, hindi naman natin, sa tabi natin, no, knock on wood, ikan ng isang aksidente, car accident, upang magbigay ng first aid doon sa mga, sabi natin, yung mga biktima na nasaktan doon sa halimbawa nagkaroon ng mga vehicular accident. Opo, Sir John. Katulad ng sinabi ko kanina. Hindi lang dito sa atin, sa nationwide, na meron bang ganun na naka-alert ba? Kung yung ating PNP personnel na hindi naman mga taga-health service ay naka-alert to ngayong Semana Santa at ganun din sa rating na election, yung tinatawag natin sa yung mga non-medical personnel. Sa inyo po sa PNP Health Service, naka-alert din ba kayo na sa mga immediate responders, especially sa mga first aid, kung saan, eh, ba, mayroon mag-first aid, mag-responde kayo sa mga aksidente, gano'n. Yes, Sir Jan. Kanina po, inabanggit ko nung maaga pa yung station health unit. So, bawat po kasi ng bawat istasyon, bawat unit, ay may station health unit din. Opo. So, sila po din ang nagbibigay ng first aid kasi mga oriented po ito. Health service po nag-orient sa kanila. Okay. So, since hindi naman po sila taga-health service, sila po ay binigyan ng programa sa pamamagitan ng with the cooperation of the police regional offices natin at saka ng mga provincial offices natin, eh nagtayo po tayo ng station health unit. Sila po ang sila po yung kasama namin as multiplier po ng health response po ng ating buong kapulisan. So, sa bawat region po, sa bawat kampo po, meron po kaming mga active na station health unit kasama po ng aming PNP Health Service na nagre-responde, na laging nandoon kung sakaling kailangan ng emergency response o kahit ano pong kailangan tungkol sa medical, nandyan po kami lagi. So, ngayon pong Semana Santa, kami po ay on alert din po, sir. Okay. Ano ating message, sir, sa ating mga tagapakinig, sir, ma'am, na halimbawa nagbibiyahe sila o kaya nandun sila sa resort, okay, may nahilo, di natin alam, yung ba, natataranta dyan eh, no? Natataranta. Kasi na nahilo kasi mainit, o kaya sabi na natin, mayroong mga nakapitan ng dikya, may natisod, may nadumugo, may ano mga
May iba payo ninyo dyan sa sabihin natin, sir, ma'am. Opo. Sige po. Mm-hmm. Sa ngayon po, pwede po ba akong magbigay ng emergency hotline? Oo, yaan. So, ito po, sa lahat po ng nangangailangan ng emergency response, meron po kaming ER hotline. So, 0916-608-4425. So, pwede pong tumawag kahit anong oras. 24/7 po ito pong hotline namin. Ang makakasagot po dito ay doktor na naka-duty sa ER po. So, kahit ano pong klaseng emergency, itawag po nila sa amin. Kaya po namin yan tugunan. So, basta po, basta meron lang pantawag. Siyempre, sir, kailangan po kasi ng ano po kasi ito cellphone po ito. So, tatawag po sila sa amin kung ano pong emergency response nila na emergency na pangangailangan po nila. Itawag lang po nila ng malinaw at sasagutin po namin ng, sa abot na aming makakaya. Mm-hmm. So, importante po yon kung meron po kayong kailangang emergency na na help o na tutugunan po namin po ito. Mm-hmm. So, basta ang importante, maging kalmado, maging focus. Kailangan po natin, alam po natin yung mga dapat natin gawin. Huwag po kayong magpanic. So, importante po dito na dapat kaya presence of mind, tumawag, sasagutin po namin ang inyong emergency. Doon po sa isang tao mo na hinawala ng malay, okay, before the arrival ng ating mga health personnel, ano po yung dapat gawin ng kanilang kaanak na nag... no, sa kasama nila na hinimatay. Okay. Example. Kung sakasakali pong meron pong naging unconscious o kaya naging unresponsive, so kailangan muna po nila sa, katulad po kakaturo ko lang ng basic life support last Friday. So ang gagawin po natin, call for help bago po kayo mag-start ng kahit anong emergency, humingi muna po kayo ng tawag, ay ng tulong para po kung sakasakali pong kailangan nyo na pong bantayan ng inyong pasyente. So, dapat nandiyan na kayo, may nahimatay. Humingi muna kayo ng tulong bago nyo po lapitan yung pasyente ninyo. Mm-hmm. So, make sure po na may darating na tulong bago po nyo bigyan ng tulong ang isang nahimatay. Dahil po kung sakasikali pong kayo lang po ito, baka hindi nyo po ito kayanin. Mm-hmm. So, sa mga nahimatay po, make sure kung halimbawa po may nakapapong pulso o may nakapapong medyo nagigising, ilagay po sa recovery position o yung hindi po magkakaroon ng aspiration. Ayun. Medyo papatagilirin po ang mukha. Oo. Para hindi po mag-aspirate ng tubig o ng laway o ng mga, yung kahit po yung most common na nagkukos ng obstruction ay yung dila. Mm-hmm. So, ilagay po sa recovery position ng mga nahimatay, humingi ng tulong, yan po ang pinaka-importante. Mm-hmm. So, kung halimbawa po, walang pulso, so, sana, kaya sana humingi ng, sana mag-start na kayo ng CPR, kung talagang, ano lang po tayo. Karamihan ito yung di naalis sa atin na tinatawag natin by tradition. Yung nawawala ng malay, hinimatay, lalo nung maliit ako, nakikita natin yan, yung pag hinimatay, binibigay agad ng tubig, pinapainom habang unconscious. Kaya dapat po, kung may nahimatay, recovery position. So, ilagay po sa recovery position para hindi po tayo magkaroon ng aspiration. Kasi po kung sakali pong nahimatay po ito, at bigla pa lang parang inatake pala to sa puso o na-stroke po pala ito, mm-hmm, kailangan ho, recovery position kasi magkakaroon po tayo ng aspiration. Opo. So, pag aspiration pneumonia po, mas mahirap po ito. Mm-hmm. Imbis na isa lang ang problema natin, dadagdagan pa po natin. Papasok po kasi sa bagay yung pasyente. Papasok po sa bagay yung tubig o yung pagkain na ibibigay ninyo kung ang pasyente po natin ay hindi pa po ready doon sa pagkain o sa tubig kasi hindi naman po kayo maalam doon sa emergency na yon. So, make sure po, para wala pong maging problema, recovery position muna po. Mm-hmm. Lalo ngayon, daming pumunta sa mga beach, meron yung mga umakit sa mga puno na inyo, kung saan pumagsak, nabalian. Yes, sir. Tama po ba na hindi dapat galawin yung patient nang dumadating yung unang? Huwag gagalawin, lalo na po. Talaga po hindi dapat galawin. Kasi yung masumisigaw, tawag kayo ng Dr. Brancia. Binubuhati na yung iba. Binubuhat, yung iba binabatak. Huwag po talaga. Huwag po, pabayaan kasi po baka siya po mamaya, magbigay pa po kayo. Added injury po. Oo, kita niyo mga kaibigan, pakinggan niyo po yan. Yung binubuhat nila kaagad yan eh. Yan, mas magandang malinaw. Yung iba nga sir, pa yung buto kasi na-align. Baka nabali yung bumagsak sa puno ng niyog, di ba? So, imbis na bumitak lang po yung yung buto, nagdurug-durug na po. Oo, so, dahil sa kahila ng hila ng mga taranta yung mga kasama nila. Sa pagmaling posisyon po, importante po na. Minamasahe naman yung iba. Oo, sir. Ako may minamasahe yung paa, minamasahe yung kamay.
Lalo lang po tayong magkakaroon ng added injury, sir. Alright. So, ayan lang natin yun. Lalo yung mga ganun mga klaseng injury, ano? Yes, sir. Sir, meron ba gusto kong dagdag, Colonel Lira, sir? Opo, bukod po sa mga proyekto na nabanggit ko, meron po kami sing pinakamalaking project na na-launch din kamakailan. Ito in support din with the ITMS, yung Information Technology Management Service natin. Ito po tinatawag na MRMS, yung Medical Records Management System. Ito po yung ongoing sa lahat po ng region, nationwide po ito. Ito po ay bubuo ng mga data system. So para mapadali po yung pagtatali ho dito, yung pag-record ng yung pinaka top 10 pinaka common diseases ng mga police. Mm-hmm. Yes, opo. Sir. So nandito na po yung record sa nakikita po magkakaroon po ng access sa isang pindutan lang po makikita po ang records ng police po for easy accessibility ng ating annual physical examination. Pero meron po itong strict observance ng patient privacy and confidentiality. So para yes, po na para po sa monitoring para po makita po natin sino po ba yung mga police natin kailangan bantayan na nag-high blood. Mm-hmm. Sino po ba yung mga diabetic na kailangan natin makita lagi na hindi dapat liliban sa check-up o sa follow-up blood examination nila. So maganda po yung programang yon na inuumpisa na po ngayon. Na-launch na po ito actually. Mm-hmm. Sir. Ako nabanggit yan, ma'am. Alam naman yung iba nating kasamahan, ating mga kapatid na parang nahihiya sila na alam nilang may nararamdaman nila. Kaya ko to, maski may nasasakit na, may nararamdaman ng sakit, kaya ko to. Sir. Yung ganoon. Kaya meron ba tayong katulad po sa ibang mga private company o kaya sa ibang sangay ng ating pamahalaan na yung lagi may check-up monthly or yearly check-up para lagi natin mabantayan ang kalusugan ng ating kapulisan? May ganyan po ba sa health service? Ayan na po, sir, yung bagong nilaunch, sir, yung MRMS. MRMS. Yan po. So, yung Medical Records Management System, yan na po yung makikita po natin na sino po ba yung mga police natin, nakikita naman po yan na sino po ba yung sa annual physical examination na mataas ang sugar o mataas yung cholesterol, sino yung tumataas ang BP. So, ngayon po, dahil po ito ay national na po ang pagpapatupad po nito, nakikita na po ng lahat ng doktor ng health service kung sino, dito sa region ko meron akong 100 na babantayan na high blood. So ibibigyan lang po yan ng i-note lang po yung admin nila, kailangan every month yung 100 na galing sa inyong halimbawa sa galing sa inyong opisina, padala niyo sa akin kasi kailangan kong i-monitor itong mga pasyenteng to. May 20 akong nakita na diabetic. So, kailangan kong makita sino ba to yung mga 20 na nakita ko sa listahan ko. So, dahil po dun sa programang inilungsad na yon, makikita na po natin, mamomonitor na po natin yung mga PNP personnel na kailangan talagang bantayan para sa kanyang magandang serbisyo sa ating organisasyon. Mm-hmm. So, kung sila ay healthy, mas maganda yung magiging servisyo nila para sa kalahatan. Ano pa mga inyo may bibigay na payo, ma'am? Lalong-lalo na siyempre, of course, ang ating binabantayan, ang ating mga kapulisan, para mapanatili nilang ligtas sila sa anumang sakit, lalo na yung tinatawag na high blood, may mga dapat guwasan, may mga matitigas din ang ulo, nasabi ng bawal na ganyan. Ano po yung sa may lalo na yung ating mga PNP personnel, may mga edad na, ano po mga dapat iwasan po pang sa ganun ay maiwasan yung tinatawag natin na high blood pressure na yan, HB? Actually, sir, kung ikaw po ay alam niyo po na ikaw ay may high blood pressure o tumataas yung BP niyo, dapat tanggapin mo sa sarili mo na ikaw ay high blood at inumin mo po yung resetang ibinigay sa inyo. Kasi po kung sasabihin niyo po na hindi po ako high blood o nakuha lang na mataas ang BP ko, wala naman ako nararamdaman. Pag nakita na po sa annual PE po natin o nakita na po sa pagpapa-BP ng Station Health Unit natin, kasi nagbo-monitor po ang Station Health Unit natin sa bawat opisina. Kung nakita na po ito na talagang tumataas ang BP nyo, tanggapin nyo na po sa sarili ninyo. Tama. So tanggapin nyo po para po magawa na po natin ang paraan. Kung alam nyo na po na kayo'y high blood, so naman po kayo sa amin, i-refer naman po ang mga police natin, bibigyan po namin ng gamot. Pag binigyan na po kayo ng gamot, natanggap niyo na, bibigyan kayo ng gamot, inumin niyo na. Sa madaling sabi man yung sinabi ninyo na
huwag na kayong magkakaila pa. Kasi paano tayo matutulungan ng ating mga medical health, health service personnel kung hindi nyo sasabihin ang katotohanan? Opo, tanggapin diba? Nyo po, para po sa kanila po ito, para sa inyo po ito, tanggapin nyo po ito. Dahil hindi naman po namin, hindi naman po ikakasama para sa sarili ninyo na ginagamot po namin kayo. Oo. Para kung sakaling matapos ang ating serbisyo, maganda po yung retirement po natin. Mm-hmm. So magiging healthy tayo, maganda yung pamilya natin, yung career natin, yung buhay natin, kahit sa labas ng PNP. Trans- kasi disiplina sa sarili, tayo, sa tayo ay ano, healthy. Correct, correct. So, nag-encourage din po ito ng ating mga personal na huwag na mahiya na i-declare yung kanilang nararamdaman. Kasi po, itong MRMS, ang nakakakita lang po nito, bukod dun sa pasyente mismo, tsaka yung doktor lang po. Tama, sir. Hindi po ito masisilip ng mga nandoon sa katabi mo, ng mga hepe. Hindi po nila po yan alam. So, doktor lang po makakita nito. Tama, sir. Lalo na itong dalang-dalang taon, no, isa na ako, no, na nahinto yung ating mga physical fitness, mas marami yung, kasi sa pangamba na magkakasakit, so naiip na sa bahay, kain tulog, tumataas na napabayaan. So, katulad ko, nung ako at katutulad ko, sinasabi ko naman, no, nito nakaraang February, medyo nahilo tayo, so nagtakbo tayo mga kaibigan sa PNP Health Service, ayan, naasikaso naman, naasikaso po tayo, thank you very much nga pala kay Dr. Santos, yung nagbigay sa atin ng, ayan, talagang ating, in the name of the Philippine National Police Health Service, talagang sabi nyo, ma'am, huwag mahiya kung sa anong ramdaman mo, so, ngayon, sir, iwasan nyo na ito. Sir, ano, susundin natin yun. Opo. Kasi kung mahal mo yung sarili mo, kung mahal mo yung pamilya mo, sundin natin sinasabi ng mga doktor. Kaya nga may doktor dyan. Eh. Para sa, maganda yan para sa atin. Yan. Hindi naman po yan para sa amin o para sa PNP. Eh, sarap mabuhay, di ba? Sarap mabuhay. Kaya po kami nandito para po makita, ma-maintain po yung kaya nga po health service. Opo. So, healthy po tayo. Saka po, ang ating publiko, police po ang tinitingala. So, dapat at po sa atin po magsisimula ang pagpapatupad ng kalusugan. Kami na maintain natin yung ating kalusugan. Okay sir, bago tayo magpatuloy, bago tayo magbigay ng mensahe sir, kayong dalawa po sa ating mga taga-subaybay. Okay, shout out muna tayo sa mga nagsabay sa nanonood sa atin. Cecil YM, hello, good evening. Randel Basco ng Pampanga, good evening. Nelson Malinaw, magandang gabi po sir. Nene De La Cruz, good evening. Stay healthy. Company Alpha Loreto ng Tanay Rizal, Renato Malto, good evening. Okay, sa inyo lang sa, yan, sumusubay sa atin. Saka sa lahat ng PNP Health Service na kikinig sa buong buong Pilipinas, sa lahat ng tagsubay, thank you very much po. Napakarami nito, kulang tayo sa oras para banggitin natin lahat. Lahat po na nag-text sa atin, lahat po nang bumati sa atin ngayong gabi through our Facebook account. Maraming maraming salamat po. Sir, mensahe po natin sa ating mga tabakinig bago po tayo magpaalam. Okay po, nandito po ang COVID-19. Mga kababayan, stay healthy po. Minimum public health standard po pa rin ang first line of defense natin sa COVID-19. Kumain ng tama, uminom ng tubig, minimum public health standard, tight fitting mask, magdistansya muna sa mga taong hindi ninyo kilala, magugas ng kamay palagi po. Okay, thank you very much, sir. Police Lieutenant Colonel Ferdinand Lira, ang Chief PIO po ng PNP Health Service. And ma'am, Police Lieutenant Colonel Clarissa Modes, Assistant Chief PIO. Ma'am, mensahe po natin. Sir John, maraming salamat po ulit sa inyong pag-anyanya sa amin para magbigay po kami ng kaalamaan o yung pagbibigay po namin ng update po sa ating mga PNP personnel at pang iba pa po nating mga followers. So marami pong salamat ang PNP Health Service po at ang PNP General Hospital sa pamumuno ni Police Colonel Richard Frojas Credo. Ready po kami lagi sa inyong mga emergencies at sa mga medical help niyo po. Ready po kami magbigay ng serbisyo. Nandito lang po kami. Binigay ko na po yung emergency number po namin. Kung kailangan niyo po, buong Pilipinas po ay pwedeng tumawag. Mm-hmm. So, lagi po kaming naka-on po yung phone namin. Tawagan niyo lang po kami kung may kailangan po kayo. May COVID pa rin po. Okay. So, vaccination po. Uh-huh. Vaccination member din po kasi ako. So, magpabakuna.
meron pa po tayong 5% na hindi nagpapabooster, although ongoing pa po tayo. So, inaantay po namin kayong magpabooster, magpabooster na po kayo. Maraming salamat po sa pagtangkilik at saka yung pagtangkilik sa health service na nakita niyo po kami ngayong pandemic. At patuloy po kaming mag-aantabay at makikibigay ng aming serbisyo para sa inyong lahat. Maraming pong salamat. Maraming salamat po, President Colonel Clarissa Modes, ang Assistant Chief PIO ng Health Service. Ganoon din kay Police Colonel Ferdinand Lira, Chief naman PIO. So, maraming salamat, ma'am, sa inyong pong dalawa. Mga kaibigan, maraming salamat po hanggang sa susunod na Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, dito pa rin sa DWIC 882, May Todong Lokas. Ako pong muli inyong lingkod, si Kuya Jensen Dac. Ito po ang programang Mula sa Kapulisan para sa mamamayan. Ito ang Police at Your Service. Police at Your Service.